Panginoong Hesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambayin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. May sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo.
Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay hat nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig kong tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang aking katiwala. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.
Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Eto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Eto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mangdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, pagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang isa't isa ng magandang umaga. Magandang umaga. Sa ating mga kababayan, mga kadiboto na nagkikipagdiwang po ng banal na misa sa pamamagitan ng social media platform, pinararating ko rin po sa inyo ang aking taus-pusong pagbati ng magandang umaga. Ngayong araw po, ginugunita natin si Papa San Leon. Si Papa San Leon po ay isang Romano na hinirang bilang Santo Papa ng Simbahang Katolika noong taong 440. Sisimula pa lang po, ano po ang simbahan. Ito'y pagkatapos namatay si Santo Papa Sixtus. Si Papa San Leon, mga kapatid, ay naglingkod bilang Santo Papa ng ating simbahan sa loob ng 21 taon. Matagal-tagal din po, ano po. Parang si John Paul II. Papa San Juan Paulo Ikalawa. Matagal-tagal din pong naging Santo Papa ng ating simbahan. Ngayon po, si San Leon naman po, Papa San Leon ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na lingkod bilang Santo Papa ng ating simbahan. Meron po, nahahati po sa apat na bahagi ang mga mahalagang bagay, mahahalaga na po. May iba pang mga ano, pero ito yung bukod-tangi po na namumukod-tangi sa kanyang mga ginampanang tungkulin. Ang mga ito ay naging dahilan din po para siya ay hirangin bilang santo ng ating simbahan. Aapat po, pero ang unang dalawa ay magkalapit lang po patungkol sa doktrina ng ating simbahan. Ang unay, ipinagtanggol ni Papa San Leon ang ating simbahan sa mga maling aral o heresy. Pangalawa, itinuwid niya po ang turo patungkol sa tunay na pagka-Diyos at tunay na pagka-tao ni Kristo. Ang pangatlo ay nang lusubin po ng mga barbarian ang Roma, sinalubong po ni Papa San Leon ang hukbo ng mga barbarian bilang isang tagapamayapa. Ayan, hindi siya nakipagdigma, sinalubong at nakipag-usap. Kaya siya ay tagapamayapa, tagapagtanggol ng simbahan sa pamamagitan ng kapayapaan. At ang panghuli po ay siya po ay tagapangalaga ng kapakanan ng kanyang nasasakupang simbahan. Pinangalagaan niya po ang kapakanan, lalo't higit ng mga panahong ito
ng paglalakbay ng ating simbahan sa mundong ibabaw. Ngayon po, pagnilayan natin kasi dito sa mga ginawa ng ni Papa San Leon ay may tungkulin tayo na ipagpatuloy, ano po mga kapatid, sapagkat bilang mga biniyagang Katoliko-Kristiyano ay tungkulin din naman po natin na ipagtanggol ang ating pananampalataya at ang ating simbahan. Kaya ang una po ay ipagtanggol ang simbahan mula sa mga maling aral at lalo't higit papag-ibayuhin ang pananalig sa ating poong Jesus Nazareno bilang mga deboto, ano, ang ating poong Jesus Nazareno na totoong Diyos at totoo rin naman pong tao. Yan ang aral na itinuwid ni Papa San Leon. Ano po? Kaya bilang bininyagan, mga kapatid, ay dapat ipagtanggol natin ang ating pananampalataya mula sa mga maling aral din po sa ating modernong panahon. Ito'y nangangahulugan na kung ipagtatanggol natin ang ating pananampalataya, ay dapat alamin po natin, palalimin ang pananampalataya, at alamin po, palalimin din po ang ating kaalaman patungkol sa turo ng ating simbahang Katolika. Ay, lalo na ngayong modernong panahon, sa ating panahon ngayon, ay binubuhay po ng ilang grupo o sekta ng Antikristo ang aral na si Kristo daw po ang heresy, na si Kristo daw po ay hindi po Diyos kundi tao lamang. Kaya dapat alam po natin paano ipaliwanag. Pero magpapaliwanag lamang po tayo kapag alam natin ang turo ng ating simbahang Katolika, mga kapatid. Kaya isa sa mga tungkulin natin bilang mga binyagan ay palalimin ang pananampalataya at kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Huwag po tayo makukontento sa nakikinig lamang po tayo sa homilya ng pare sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos niyan, hindi na po tayo nag-aaral at nagsasaliksik ng ating sarili. Ano po? Palalimin ang kaalaman patungkol sa doktrina ng simbahan upang ito'y may pagtanggol sa sinumang bungabatikos at sumisira dito, katulad ng ginawa po ni Papa San Leon. Ang nangyayari po kasi ngayon, ganito. Marami sa ating mga Katoliko sa nakakalungkot na marami sa ating mga kadiboto o mga kapwa Katoliko na kung magtanong patungkol sa pananampalatayang Katoliko ay sa ibang relihiyon magtatanong. Ay mali naman po. Para kayong gustong gumaling at nais nyong magkaroon ng gamot, bibili ka ng gamot, pupunta ka ng hardware, ay wala kang mabibiling gamot sa hardware. Tornilyo ang ipalulunok sa iyo doon. Kaya ganun din po. Kung gusto nyong lumago ang pananampalatayang Katoliko, hindi po nagpupunta sa ibang relihiyon at sa nagsasaliksik po sa sariling simbahan. At pag nakinig po tayo doon, eto, mangyayari po. Nakinig sa ibang relihiyon, sa ibang turo, mali na turo. Pagkatapos sasabihin, ay, tama yun siya. Sinabi niya, bakit hindi sinasabi ng simbahang Katolika? Eh, bakit sasabihin kay mali yun eh? Eh, bakit mo nasabing tama na hindi mo naman alam kung ano talaga ang tama? Kahit anong isabihin sa'yo, kasi hindi mo naman alam kung ano talagang turo ng simbahan, sasabihin mo na ngayon tama. Kasi wala ka namang pinanggagalingan, wala ka namang batayan na maipagkukumpara ang aral ng simbahang Katolika kasi hindi po malalim ang iyong pagkakaalam. Ano po? Kami pong mga pare, walang problema sa amin. At ako po rin po, minsan na nakikinig po ako sa mga aral ng ibang relihiyon upang alam ko po kung paano ipaliliwanag sa mga nagtatanong sa akin ang turo ng simbahan. Kaya palalimin po
ninyo ang inyong kaalaman patungkol sa doktrina ng simbahan. At sa gayon, mayroon po tayong tamang kaalaman, sapat na kaalaman upang ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko gaya ng ginawa at bilang pagpapatuloy ng ginawa ni Papa San Leon. Pangalawa po, maging tagapagpamayapa. Di ba bilang isang Kristiyano, tayo iisa. Isang katawan, mistiko. Iisang Panginoon. At dapat nagkakaisa. At ito rin po'y nasa atin, tawag ito sa atin, araw-araw po ng ating buhay, na tayo maging tagapamayapa. Tagapamayapa at hindi po tagapaghasik ng false news or fake news. Kaya, bukasyon natin ito, tawag sa ating lahat, maging tagapagpamayapa, sanhi ng pagkakabuklod-buklod, at hindi po sanhi ng pagkakawatak-watak, sanhi ng pagmamahalan at hindi sanhi ng hidwaan. Napakaganda po kasi tuwing tayo'y nagtutungo dito o kaya kahit saan man tayo nagsisimba, ay parati po nating natatanggap at parati po tayo nagbibigayan ng kapayapaan ni Kristo. Kaya nga po sa misa, sinasabi po ng namumuno, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At kayo po naman po'y tumutugon at sumainyo rin. Pagkatapos sasabihin po ng punong tagapagdiwang, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Napakaganda yan mga kapatid. At ang pagbibigayan ng kapayapaan sa isa't isa ay hindi po nagtatapos sa ating pagtatango-tango sa isa't isa. Ayan, tatango ka sa harap, sa kaliwa, sa kanan, ang iba po, medyo, ang wala pong stiff neck, ano po, ayan, lumilingon po sa likod at sa likuran, at tumatangolin po sa kanilang nagigipagdiwang sa kanilang likuran, ano po. Pero, tapos na ba ang ating pagbibigayan ng kapayapaan kasi tumango-tango na po tayo sa isa't isa sa misa? Hindi po. Dapat, pag nakatanggap ng kapayapaan ni Kristo, ay tuloy-tuloy yan. Kahit sa paglabas natin ng pintuan ng simbahan at kahit naman tayo saan dalhin ng ating mga paa, dapat tagay tayo taglay-taglay natin, tangan-tangan natin ang pagiging o ang kapayapaan ni Kristo at tayo'y parating tagapagpamayapa saan man tayo naroon. Yan ang ipinangaral at pinanindigan at isinabuhay ni Papa San Leon. At panghuli po ay ang pangangalaga, lubos na pangangalaga sa kapakanan ng kapwa. Meron man po tayo nasasakupang tao o wala, lahat po ng ating kapwa, kaya nga kapwa, ano po, kapareho tao, ay dapat pinangangalagaan natin ang kapakanan. Hindi po tayo namimili. Hindi po nagtatangi. Pag nakita nating kapwang nangangailangan, ay dapat nandun po ang ating pangangalaga, pagmamalasakit. Hindi po sa kontento na tayo kasi okay na sasabihin natin, ay wala akong problema, ay meron akong nakakakain ako araw-araw, meron akong panggastos araw-araw, kaya masaya na ako. Hindi po doon natatapos ang hamon sa atin bilang mga deboto ni Jesus Nazareno. At bilang mga Katoliko-Kristiyano, ay dapat tagapangalaga ng kapakanan ng kapwa uli saan man tayo naroon. Kaya po sa pagpapatuloy natin ng banal na misang ito, mga kapatid, kaya tatlong bagay mahalaga. Una, palaguin ang pananampalataya at palalimin ang kaalaman sa turo ng simbahan. Pangalawa, maging tagapagpamayapa saan man tayo naroon at sa anumang oras, taglay-taglay ang kapayapaan na tinatanggap natin sa banal na misa,
mula kay Jesus, Poong Jesus Nazareno. At panghuli, kapakanan, hindi lamang po ng sarili at kapakanan ng isa't isa ang ating itataguyod araw-araw. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong tugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sabisan ang kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birheng, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay na narito'y nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan
ay umunlad sa lahat ng puok at ang mga tagapangasiwang iyong itinaguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ngayon nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol ni Papa San Leon, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Nazareno ay laging sumain niyong lahat. At sumai rin. Magbahaginan tayo muli ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat.
Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inayayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong
Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. At ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booth sa BPI's entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa ating pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na paikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay igawad ng may kapal sa iyong maong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa mamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.